Hi everyone, welcome back to my channel and our family vlog. So for today's video, ang isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng personalized subscribe button. So gamit natin ang ating KineMaster. Punta tayo sa KineMaster. Okay, click natin ang media. And then select tayo ng background. So dapat sana is green, wala tayong green. So select muna tayo ng ating black color, black background. And then click natin yung napili nating background. I-resize natin. Okay, after nating ma-resize, so papalitan natin yung kulay. So piliin natin yung kulay green. Screen, okay, nagiging green siya. And then i-check natin. After nito, punta tayo sa layer. And after layer, yun, kuha ulit tayo ng white background. Ayan. After white background, pindutin natin yung cropping. Okay, aayusin lang natin. I-resize din natin. Ayan, hilain lang natin ng dahan-dahan para ma-resize natin. Ayan, okay. Pwede rin ninyong i-adjust, guys. I-adjust. Halimbawa, yung nilagay natin dyan, hindi magkasya, pwede natin palakihin, paliitin, pahabain, ganun. So, okay. After resizing, check. I-check natin. Pag natapos na, pag okay na, check. And then, i-resize din natin. Ayan, sa baba para pantay. Ayan, inayos na natin. So, after nun, balik ulit tayo sa layer and then media. Kukunin natin sa ating pictures, yung same picture na ginamit natin sa ating YouTube channel. Okay, pindut lang natin ang cropping. Okay, pindutin ang cropping. And then, after cropping, enable natin yung ating mask para mamili tayo kung anong shape ang ating gustong gamitin. So, ako, ang napili ko is yung round. So, yun yung gagamitin ko yung round. Mga iba't ibang shape, pwede kayong mamili. So, okay, ayan. Nakapilitan tayo ng shape. And then, i-resize natin ito uli. Zoom in and out para masigurado na nakalagay siya, nakapwesto siya ng mabuti dyan sa gilid. Okay, so after nito, ayan, aayusin natin ng konti yung ating anon, and then lalagyan natin ng ating in animation. Ang una nating nilagyan is yung puting background. Kinlik natin siya sa baba. And then, pumunta tayo sa animation. And, mamimili tayo doon. Ayan, wipe right ang aking napili. And then, yung speed. Mamimili kayo ng speed doon sa baba. After noon, click naman natin yung ating picture dyan sa baba. And then, in animation again. Pili ulit tayo kung ano yung gusto natin. Slide up, pop, slide right, slide left, coverage. So, ang napili ko is yung coverage. So, may iba't ibang ano dyan, pwede kayong mamili. Ayan. Okay. Yan ang aking napili, coverage. So, after nito, maglalagay din tayo ng speed. 1 ang aking napili. And then, so after nun, next naman tayo, layer tayo ulit. And then, text. Ita-type natin yung YouTube channel natin. Okay. Ayan. After nating ma-type, tapos pili lang tayo ng ating font. Ayan, pindot natin yung A. Diyan tayo mamimili ng font natin. Okay, ang aking napili is yung sa first one. And then, papalit tayo ng color. Click lang natin yung color. Tapos, lalabas yung kulay. So, ayan guys. Papalitan lang natin yung kulay ng ating letters. Diyan, yung font natin. Ayan.
Tapos, ayun, aayusin natin. Ilalagay natin sa gitna. I-resize natin. And then, maglalagay tayo ng animation. In animation, pipili lang tayo ng kung ano yung gusto natin dyan. Nakasulat, may slide right, slide left, pop. And then, marami pang ibang nakasulat dyan. Kayo ang bahala, guys, kung ano yung gusto nyo. Gusto nyong style. So, yan, slide left ang aking napili. So, try natin i-play ngayon. Ayan. Okay. Ayan. Yan na yung picture natin. And then, yung pangalan ng ating channel. So, ngayon, susunod naman natin yung ating subscribe button. Click natin uli ang ating layer and then media. And then, kukunin natin yung naisave natin na subscribe button. Kailangan, guys, ready na yung subscribe button nyo. Yung green screen, as you can see, mayroon pa siyang background green. So, para matanggal yung green screen na yon, punta tayo sa chroma key. I-enable natin yung ating chroma key. Okay. And then, ngayon, i-check natin. Okay. Ayan, play natin. Ngayon, okay na yung ating ano. Ang aayusin naman natin ngayon is yung puti para pumasok yung bell button kanina na nasa labas. I-resize natin. Punta tayo sa cropping. And then, pahabain lang natin yung ating white screen. I-resize natin. Okay. And, ayun. Haba. So, kailangan nating i-move ng konti yung ating picture. And then, yung pangalan ng channel natin, aayusin din natin. Tapos, yung ating subscribe button. Ayan, ang subscribe button natin. Pwede nyo i-zoom in and out para i-check nyo. Ayan. So, okay na. Tapos, gagawin natin ng in-animation. Tulad pa din nung mga naunang ginawa natin, pipili na lang tayo dyan sa mga kung ano yung nakasulat dyan, kung ano yung gusto nyong style. Okay, so ngayon, play natin uli para ma-check natin. Ayun. Okay. Ayun. So, okay na siya. Nandyan na lahat. Okay, so, para makompleto yung subscribe button, hinabaan natin yung ating green screen and then ititrim natin yung nasa baba niya para malinis. Okay, ayan. Nakatrim na siya. So, ngayon, i-play natin uli para ma-check natin. Okay, so, play natin uli para ma-check. Ayun. Ayun, complete na siya. Yes. So, okay na siya. Ang aayusin naman natin, i-resize na natin, lilinisin na natin. So, click natin yung white background. Okay. And then, pindot natin ang ating cropping. Okay. Para maayos at malinis. Ayan. Ayan, check muna natin. Okay. So, kailangan natin liitan ng konti. Liitan natin ng konti. Pindutin natin uli yung white and then cropping and resize again. Yan, niliitan ko na. Okay, so tama na yung size niya. Check. And yung picture naman natin ang ating aayusin para pumasok doon sa may white screen ng maigi. Okay, ayan na. So, play natin uli, guys. Ayun.
Okay, ito na yung ating final na customize subscribe button or personalize subscribe button natin. Ngayon, gawa natin ng out animation. Click muna natin yung white screen and then pumili tayo ng fade. And yung speed niya is 1.5. Okay, after nun, click naman natin yung channel name natin. And then, out animation fade. Speed 1.5. Tapos, sunod naman dyan yung subscribe button. Out animation fade and 1.5 speed. And then, the last one, yung picture natin. Fade out animation speed 1.5. Ayan, play natin ulit. Final. Ayan. Perfect. So, ganun lang kasimple guys, gumawa ng personalized subscribe button. Sana nagustuhan nyo ang aking video at alam ko marami na rin may alam nito. So, ang video ito ay para doon sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gumawa ng personalized subscribe button. Okay, thank you for watching. And after ninyong gawin guys, isave nyo na lang para sa next video nyo magagamit nyo na. So,